So guys, ito yung itsura niya. Oh, ang ganda. Color, ano ba to? Parang Asian violet. Parang pink na violet siya. Nice. At saka ang bigat niya, in fairness. So, sinaksak na ni Sandy. And ito yung ano niya. Vacuum cleaner. Ang voltage niya, 220 naman siya and 300 watts. Yan. So, itetest natin ngayon kung okay ba siya. And ito yung kanyang features. Ito yung on button. Ito yung, ay, gulat pa ako. Tapos, ito yung ano niya. Yung mga sinisip-sip niya na mga alikabok dyan na pupunta. So, mamaya, tingnan natin kung totoong may masisip-sip siya. So, unboxing and ano na to, guys. Yung itetest natin yung itong item na to. Kung good siya. Goodbye. And, ayan na. Itetest ni Sandy. Malakas, ha? Nanginginig. Pai? Ah, may ultraviolet daw sa ilalim. Bakit? Dapat yata yung sofa. Sa sofa muna tayo, guys. Ayan, test out daw muna niya dito sa bed. Umaamoy siya. O dahil sa bagong saksak? Dahil yan saan? Parang meron siyang smell. Umiinit ba siya? Hindi. Ah, hindi naman. Akala ko para siyang plancha. Baka yung sa ultraviolet. Kasi may ultraviolet siya sa lobby. So, may ultraviolet siya. Anong gamit ng ultraviolet? Pag-disinfect. Ah, okay. So, si ultraviolet yung pang-disinfect niya. And, ayan, medyo maingay. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako. Pero, yan. Pero, hindi naman siya maingay. Kala ko nga umiinit eh. Hindi pala. Kaso, baka wala naman siya masipsip na alikabok dyan. Dapat dun sa, ano, sofa. Papapalit lang natin ng bedsheet eh. O kaya dapat angat natin yung bedsheet. Yung mismong bed, ano. Baka dapat yung mismong kutsyon. Ang, ano, padaanan natin yan. Ito yung ultraviolet. Asan yung ultraviolet? Yung violet. Ah, kanina. Okay. So, yun guys, ang ultraviolet. Then, ano to? Ano lang? Para siyang ano, velcro. Mesho, parang velcro. Tapos ito, gulong para swabe yung inyong pag-andar. Pero mabigat siya, no? Gusto mo, angat natin yung bedsheet. Para dun. Ay, oo nga pala. Dun sa sofa, try natin. Try natin guys dun sa sofa para makita natin kung may masisip-sip talaga siya na alikabok. Okay. So, test out natin dito sa sofa na cloth siya, made of cloth. Yung balot niya is tela. So, ang problema sa ganitong mga sofa guys, yung mabilis siyang alikabukin. So, kailangan yung ibabrush mo siya para maalis yung mga alikabok. So, tingnan natin kung masisip-sip talaga niya yung mga alikabok. Madali lang siyang gamitin kasi may roller siya. Para ka lang nagpa-plano siya. Ganito. So, tingnan natin kung meron siyang nakuhang alikabok. Wala. Konti lang. Ha? Konti lang.
Wala mo masyadong dumi. Hindi, meron na yun, no? Ayun, konti. Konti nga yun. Pero meron, ayun. Oo, meron. Diba? Tapos ano to, paano paglinis niyan? Yung brush. Brush yan. Ayan. So, ayun guys, nakita nyo. Nakita nyo, ayan o. Ayan. Konti lang kasi hindi naman malaki yung surface na tinest out natin. Pero, at least nakakasipsip siya ng alikabok. Ayan o. Kala natin pag pinagpag natin yung sofa, okay na. Pero ayan o, nakakakuha siya ng mga alikabok. Tapos ito, lilinisin. Pwede siya sa water? Hindi. Ah, ano to eh? Ano lang papel siya? Lang. Papel lang ba yan? Hmm. Hindi pala, plastic. Papel lang. Plastic ba? Parang plastic. Tingnan natin. Pero ano eh, mukhang papel lang. So, yung paglinis nito guys, yung kasamang brush, igaganon nyo lang siya para matanggal. Asa na yun? Parang yung brush. Grabe o, oh, ayan o, oh, akala namin malinis yung sofa namin. Andumi pala. Ayan, tingnan nyo. Ayun. Yaks. Yaks. To think guys ha, araw-araw na nililinis tong sofa na to. Tsaka pinapagpagan. Ang dami alikabok na kuha. Yun na mahirap eh pagka yung tela yung sofa, no? Parang sumisip-sip siya ng alikabok. So, ayun na si Sandy. Niyatanggal yung alikabok dun sa vacuum. Ayan. So, ito siya. Ayun. Yung itsura niya. So, dapat wag lang iwawala yung brush na yun.